Marami ng kilalang serial killers ang nahuhuli sa iba't ibang bahagi ng mundo, kung saan ay nagagawa nilang pumatay ng tatlo at higit pang mga biktima. Sa bawat krimen na kanilang ginagawa ay nagiiwan sila ng mga clue sa kanilang nagiging biktima na siyang nagbibigay ng hint sa mga kapulisan para malaman na ang nangyaring mga sunod-sunod na pagpatay ay kagagawa ng iisang tao lamang. Sa ating bansa, ang kauna-unahang serial killer na naitala sa kasaysayan ay si Father Severino Malari. Ngunit noong taong 2010, ay isang mga sunod-sunod na pagpatay sa Angeles, Pampanga ang nagpaalarma sa mga kapulisan dahil sa ang pagkakapareho sa estilo ng pagpatay ay nagbigay sa kanila ng hint na may serial killer na gumagala sa lugar. Hayaan niyo pong isalaysay ko ang kwento ni Mark Tison, ang tinagurian nilang serial killer ng Angeles, Pampanga. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. July 12, 2010 ay natagpo ang naaagnas na ang katawan ng 60 years old na South African national na si Geoffrey Allan Bennon at ang kanyang kinakasamang 20 years old na si Abigail Helena sa kanilang apartment sa Oasis Hotel ng Villa sa Clarkville Compound sa Barangay Anona City sa Pampanga. Ayon sa Angeles Police, ang mga biktima ay nagtamo ng tama ng baril sa kanilang mga ulo at ang kanilang mga mukha ay nakabalot. Sa ginawang initial investigation ay pagnanakaw ang motibo ng nangyaring pagpatay. Makalipas lamang ang 4 na araw, ay muli silang nakatanggap ng report noong July 16, 2010 tungkol sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng 50 years old na British national na si James Bolton Porter at ang kinakasama nitong 22 years old na si Melissa Madarang sa kanyang bahay sa Santa Maria Subdivision sa Barangay Balibago, Angeles City. Tulad ng mga naunang biktima, ang dalawa ay nagtamo din ng tama ng baril sa kanilang mga ulo at ang kanilang mga mukha ay nakabalot. July 22, 2010, isa pang tawag ang kanilang natanggap dahil sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng 70 years old ng retired U.S. Air Force Sergeant Albert Mitchell at ang 53 years old niyang asawa na si Janet. Ganon din ang kanilang katulong na sila Isabel Fajardo, Marisa Prado at ang kaibigan nilang si Alberto Vergara sa kanilang bahay sa Hensonville Court Subdivision sa Barangay Malabanas, Angeles City, Pampanga. Ang 5 biktima ay nagtamo din ng mga tama ng baril sa kanilang ulo at dibdib ang kanilang mga mukha ay nakabalot. Agad namang bumuo ang tanggapan ng Angeles City Police ng Special Investigation Task Force para tumutok sa kaso ng mga sunod-sunod na pagpatay. Ang pagkakapareho ng mga paraan ng pagpatay at pagnanakaw ay nagpa-alerto sa kapulisan. Ang pattern ng pagpatay sa mga biktima ay tinatakpan ang mga mukha nito bago binabaril sa ulo at dibdib. Tsaka kukunin ng sospek ang mga gadgets at mahahalagang gamit sa loob ng kanilang mga tirahan. Wala din umanong kahit na anong sinyalis ng forced entry sa lahat ng crime scenes, kaya malaki ang possibility na kilala ng mga biktima ang suspect. Ito ang nagpaalarma sa mga Angeles Police dahil sa posibilidad na ang kanilang tinutugis ay isang serial killer at ang mga target victims nito ay mga foreigners. At kahit na anong oras ay maaari itong umatake muli. Sa kanilang initial investigation, isang security guard sa Hensonville Subdivision ang lumapit at nagbigay ng kanilang detalyadong salaysay. Ayon sa kanya, nang araw na mamatay ang mga Mitchells, ay siya ang security guard na naka-duty at nakita niya pa ang pagdating at pagpasok ng isang lalaki sa bahay ng mga ito. Bandang alauna ng madaling araw ay muli niya itong nakita na lumabas ng bahay. Ngunit sa kanyang pagtataka ay may dala-dala na itong isang laundry bag. Kaya naman ay agad niya itong kinausap at pinakiusapan na manatili sa guard post habang nagtungo siya sa bahay ng mga Mitchells. At ganun na lamang ang kanyang pagkabigla dahil sa tumambad sa kanyang wala ng buhay na katawan ng mga Mitchells at isa dito ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Marisa.
Kaya naman agad niyang tinungo ang guardhouse ngunit wala na doon ang lalaki. Isa pang pawn shop owner ang lumapit sa kapulisan dala ang laptop, camera at cellular phone na pagmamay-ari ng pamilya Porter. Ayon sa kanya, ay isinanla ang mga ito na sa kanila ng isang lalaki noong July 21, 2010 sa halagang 20,000 pesos. Isang araw bago ang nangyaring pagpatay sa mga Michels. Matapos ang kanilang ginawang panayam sa ilang mga witnesses, ay agad silang nagsagawa ng ilang mga composite sketches at nang kanila itong ikumpara sa isa't isa, ay napag-alaman nila na ang mga images ay magkakamuka. Kaya naman nagkaroon sila ng conclusion na ang nasabing mga pagpatay ay gawa lamang ng iisang tao. Ang larawan ng lalaki sa sketch ay kanilang pinakita sa mga kamag-anak ng mga biktima sa pagbabaka sakali na makikilala nila ang lalaki sa larawan. At hindi naman sila nabigo dahil sa ang pamangkin ng isa sa mga biktima na nakatira sa mga Michels ay positibong kinilala ang sospek. Ayon kay Maris Andranida, ang lalaki sa larawan ay si Mark Dizon. Nakita niya na umano ito noong 2002 dahil sa regular itong nagiging panauhin ng mga Michels dahil sa ito ang nag-aayos ng kanilang mga laptops at iba pang electronic gadgets. Nang utusan ng mga pulis si Maris na magbigay ng physical na paglalarawan sa sospek, ay pinakita nito sa kanilang isang pictures ni Mark Dizon na kinuha niya mula sa Facebook account ng sospek. Agad na pinaprint ng mga pulis ang nasabing pictures at pinakita sa iba pang mga saksi at positibo nilang kinilala na ang lalaki sa larawan ay ang nakita nila na pumasok sa bahay ng mga biktima. Dahil dito ay agad na nagsagawa ang kapulisan ng background check tungkol sa lalaking nagngangalang Mark Dizon, isang 28 years old na computer technician. Napag-alaman din nila na minsan na itong nasangkot sa kaso ng carnapping at robbery noong 2005 kasama ang isang nagngangalang Edgar Bugnot. Ang local judge ay nag-issue ng warrant of arrest laban sa dalawa at tanging si Edgar Bugnot lamang ang naaresto samantalang si Mark Dizon ay nagawang makapagtago. Ngunit ang nasabing kaso ay binasura noong 2006 dahil sa hindi nagawang umattend ng mga paglilitis ng complainant ng kaso. Para arestuhin ay agad silang nakipag-coordinate sa mga magulang nito para kausapin nila si Mark Dizon na sumuko. Ngunit ayon sa ama nito ay nakatanggap sila ng tawag mula sa anak na balak umano nitong sumama sa NTA para takasan ang kanyang ginawang kasalanan. Nagbigay naman ang mga expat ng halagang 100,000 pesos na reward para sa makakapagturo sa kinaroroonan ng sospek. 5 araw matapos ang pagkamatay ng mga Michels noong July 27, 2010 ay isinagawa ng Angeles Police ang kanilang plano para hulihin si Mark Dizon sa pakikipagtulungan ng mga magulang nito. Isang undercover ang tumawag kay Mark Dizon at nagpakilalang member ng NPA. At napapayag nila ito na makipagkita sa City Plaza kung saan siya inaresto ng mga kapulisan. Sinubukan pa nito na bumunot ng baril ngunit naging mabilis at alisto ang mga pulis. Nakuha sa kanya ang kalibre 38 na baril na may 8 mga bala, isang laptop at cellular phone. Si Mark Dizon ay pinarada ni Mayor Edgardo Pamintuan habang nakaposa sa mga kamay sa harapan ng maraming press media. Siya ay sinampahan ng 7 counts ng pagnanakaw at pagpatay sa Angeles City Regional Trial Court at kasalukuyang nakadetain sa Angeles City District Jail. September 6, 2018, 8 taon matapos ang pagkakaaresto kay Mark Dizon, ay sinagawa ang inquest proceeding ng kaso na ikinadismaya ng mga kaanak ng mga naging biktima dahil sa napakabagal at wala pang linaw na hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.